Apa? 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 Yung inyong klase, mame, yung 5 to 8, ano yung face-to-face, online? Nirequest ko pong online na lang po, ma'am. Eh, ano sabi? Online na lang din daw po. Ah, okay, sige. So, mag-check muna ako na attendance sa bago tayo mag-proceed sa ating discussion. Ako, Sir Matt Rainiel. Present po. Alamag Mark Leonel. Arellano Axel. Present po. Baliwag Rendel. Present po. Baya Aliyah. Present po. Bonado David. Present po. Bukid Derisa. Present po. Kayako Joris. Present po. Cepilio Daniel. De Guzman Christian Joy. De Silva Johanna. Present po, ma'am. De La Cruz Crisandra. De Omampo Michael. Present po, ma'am. Jokno William. Present po. Estelades John Kenneth. Present po. Forto Carlo. Present po. Galera Zarina. Present po. Gilbas Carlo. Gutierrez Matthew. Present po, ma'am. Icarojan Chester. Present po, ma'am. Ilagan Josh Maldwin. Present po, ma'am. Lontok Jerian. Present po, ma'am. Makalalad Krisha. Present po, ma'am. Makalalad Janus. Makaraig Millard. Present po, ma'am. Makalintal Lancel. Manato Miguel. Maramot Irvin. Present po, ma'am. Matibag Polmico. Present po, ma'am. Pahamtang Winkel. Pediglorio Renzo. Present po, ma'am. Ramos Carl Joseph. Ramos Stephanie. Present po, ma'am. Torano Michelle. Present po. Valencia Julius. Present po, ma'am. Villanueva Romilin. Present po, ma'am. Okay na po, Mr. Ramos. May kitas nga po, nangangayon lang po naka-join. Mr. Alamag. Sino po? Si Ms. De La Cruz. Okay. So proceed po tayo sa ating discussion sa nilalaman po ng ating Unit 5. Sa Unit 5 po natin, ang ating po main topic, batayang kaalaman sa mga teorya sa pananaliksik na akma o mula sa lipunang Pilipino. Last unit na discuss po natin, yung tinatawag pong maka-Pilipinong pananaliksik. At tayo po ay nagbigay doon ng tatlong katangian. Kung inyo pong natatandaan, ano nga po ang mga katangian kapag sinabi po nating maka-Pilipinong pananaliksik. From the word maka-Pilipino,
Sino po ang makikinabang sa gagawin pananaliksik o sino ang magiging respondente? Anyone? Sino makikinabang? Yes, Mr. Forto? Mga Pilipino din po, ma'am. Okay, very good. So mga Pilipino, kapwa natin Pilipino rin po ang makikinabang kung sakali po na tayo ay gagawa nung tinatawag pong maka-Pilipino pananaliksik. At parehas din po, Pilipino din ang ating magiging respondente, sila din ang ating magiging taksa. Kung ano yung mga suliranin or mga issue na nararanasan sa ating lipunan or sa tinatawag po nating lipunang Pilipino, yun ang gagawa natin ng pag-aaral. Yun ang bibigyan natin ng kasagutan, yun ang bibigyan natin ng solusyon. So dito po sa Unit 5, matatalahay po natin ang iba't ibang teorya. May teoryang dependensya, teoryang marxismo, at teoryang feminismo. At ano ang kinalaman ng iba't ibang teoryang iyon sa mga nagaganap sa ating lipunan? Matatalakay din natin dito ang tinatawag na Sikolohiyang Pilipino o Sikolohiya sa Pilipinas. Gayon din po ang pagkakaiba ng Bukod, Bakod at Bukod. So ngayon, atin po mo nang bibigyan ng pakahulugan ang terminolohiyang teorya. Next po. Sinasabing isang mahalagang pagsasaalang-alang ang pagpili ng batayang theoretical sa pagsasagawa ng pananaliksik. Sa pamamagitan nito ay mas nagiging malalim ang pananaliksik, nagiging mas malawak, malinaw at maipapaliwanag at makalilikha ng mga bagong konsepto o kaisipan. Ngunit ano nga ba ang teorya? Ayon po sa ating module, ang teorya ay isang salitang nagtataglay ng maraming kahulugan depende sa gamit nito. Ito ay maaaring itumba sa mga salitang prinsipyo, batas at doktrina. Maaari din itong itumba sa mga salitang ideya, notion, hypothesis at postulado. Sa larangan ng matematika, ang teorya ay isang katawan ng mga prinsipyo o mga theorem na kabilang sa isang paksa. So ibig sabihin, bawat isa po sa atin may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang pinaniniwalaan. So halimbawa, may nakita tayong isang pangyayari. Gusto natin iyong ikwento sa ibang tao. Paano po kaya nila tayo paniniwalaan kung puro lamang impormasyon o puro lamang mga salita ang ating sasabihin? So, syempre, kinakailangan magpakita tayo, maglahad tayo ng mga basihan, maglahad tayo ng mga ebidensya. At ganyan po ang ginagawa natin kapag po tayo ay nagsasagawa ng pananaliksik o nagsasagawa ng pag-aaral. Mahalagang dapat nating isaalang-alang na makapaglahad tayo ng iba't ibang ebidensya para po tayo ipaniwalaan ng mga susunod pong mananaliksik. At syempre, kinakailangan yung mga ebidensya pong iyon ay akma o tumutugma dun sa mismong topic natin o dun sa mismong paksa na ginagawa natin ng pag-aaral. Miss Baya, nasa anong slide to? I-next ko na po, ma'am. Sige po. So bago tayo dumako sa tatlong konsiderasyon, sinasabi ring makatutulong ang batayang theoretical sa mga magbabasa na mas lalong maunawaan at maintindihan ang perspektibo at nilalaman ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng batayang theoretical, maaaring dito ibatay ang mga maaaring mangyari o maging resulta ng pananaliksik. So ibig sabihin, mas magiging malinaw, mas magiging madali ang pagbibigay natin ng resulta o pagpapaliwanag natin ng resulta kung tama nga po o naaakma ang atin pong ilalagay na mga batayan o ilalagay po nating teorya sa ginagawa po nating pananaliksik.
At doon nga po yun papasok sa unang konsiderasyon na ibinigay ng Turoko 1997 sa pagpili ng teorya. Kinakailangan una nating isipin na dapat akma ang mga teorya at mga impormasyong ilalahad natin sa ating ginagawang pananaliksik. Ikalawa, kinakailangan ang lina o dalinang aplikasyon sa pananaliksik. Simple, klaro o malinaw ang ating gagamiting mga salita. Hindi tayo pwede ditong gumamit ng mga paligoy-ligoy na salita o yung tinatawag po nating matatalinhagang salita. Isipin natin ang ginagawa natin ay pananaliksik, pag-aaral, pagtuklas ng solusyon o kasagutan. Hindi tayo gumagawa dito na isang literatura o isang pampanitikang gawain. And then third, bisa ng teorya sa pagpapaliwanag o paghahanap ng sagot sa mga tanong ng pananaliksik. So kaya nga po tayo maglalahad ng teorya, kaya tayo maglalahad ng iba't ibang batayan or ebidensya nang sa ganun maipaliwanag natin ng maayos kung ano kinalabasan sa pangangalap natin ng datos o kung ano naging resulta sa ginagawa po nating pananaliksik or pag-aaral. So, sa pangkalahatan sa pananaliksik, mahalaga mga batayan periodical sapagkat dito natin nalalaman at nabibigyan ng kasagutan kung ano nga ba ang ugnayan ng bawat variable at ang relasyon nito sa bawat isa. So under ng Unit 5, mga diskurso sa nasyonalismo. Sa inyong palagay 2209, ano po ba kapag sinabi nating nasyonalismo bukod po sa pagmamahal sa ating bansa or sa ating bayan? Paano nyo po bibigyan ng kahulugan ang salitang nasyonalismo? O9. Ano po pag sinabi nating nasyonalismo? Yes, Mr. De Omam po. Pagiging makabayan ba? Okay, very good. Pagiging makabayan. Bukod pa po doon, Mr. Pedeglorio. Ang pagmamahal po sa bayan. Nasabi na po, pagmamahal sa bayan. Bukod sa pagmamahal sa bayan, ano ang sinabi mo, Mr. De Omam po? Ano pa po, ang maibibigay niyo pong halimbawa pa, ay halimbawa, ng kahulugan pa sa terminolohiyang nasyonalismo? Yes, Mr. Michael. Ano ba, pagtangkilig sa sariling atin? Okay, pagtangkilig sa sariling atin, pagtangkilig sa mga produktong lokal. Kabilang din po dito ang pagkilala natin sa ating kultura at sa ating mga tradisyon. So, ibig sabihin, bilang tayo parte ng ating bansa, huwag nating kakalimutan kung saan nga ba tayo nagmula. Kung anong wika natin, kung anong kultura meron tayo, kung anong pangka tayo nabibilang, at maging kung ano ang tradisyon na meron sa ating bansa. Magkakaiba man tayo ng pangkat, pero tayo po ay nasa bansang Pilipinas pa rin, kinakailangan maipakita natin yung ating respeto, yung ating pagmamahal sa ating bansa. So bukod pa po doon, sa simpleng pamamaraan, na ipapakita rin po natin yung tinatawag na nasyonalismo. So halimbawa, kapag po tayo naglalakad, kahit po tayo nasa labas pa lang ng school, lalo na kung malakas ang sound system, narinig natin na pinapatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas. So sa pamagitan ng pag narinig natin iyon, kung tayo man ay naglalakad, eh kung ano man ang ating ginagawa, tayo po ay titigil. And then, tatayo po tayo na may pagrespeto at paggalang sa watawat ng ating kanang palad, ilalagay po natin sa ating dibdib at aawitin po natin ang ating pambansang awit.
So sa pamamagitan po noon sa simpleng pamamaraan na ipapakita na po natin ang ating paggalang at pagmamahal sa inang bayan. So nagbigay ang Philippine Cultural Education ng pagpapakahulugan sa nasyonalismo. Next po. Ayon po sa Philippine Cultural Education, ang nasyonalismo ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng pagiging makabansa ng katapatan sa interes ng bansa, ng identifikasyon ng may pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa, at ng paglulunggating matamo ang pambansang pagsulong. So sinasabi na sa pamamagitan ng katapatan natin sa interes, kapag iniisip natin kung ano nga ba makabubuti para sa ating bansa or para sa ating ekonomiya, doon din natin na ipapakita ang tinatawag po nating nasyonalismo. So nabanggit din po dito ang ideolohiyang politikal. So ano po ba po sinabi nating ideolohiyang politikal? So kapag dumating na po tayo sa 18 years old above, ano po ang ating karapatan? Ano yung ibinibigay na karapatan sa atin? Yes, Mr. Janus. Ma'am, bumoto po. Okay, very good. Pagdating natin ng 18 years old, may karapatan na po tayo sa pagboto. May karapatan na tayo na iluklok kung sino man yung gusto nating maluklok sa pagkaposisyon or sa posisyon. At tayo bilang mga Pilipino, at alam naman natin na tayo may mga pinag-aralan, kinakailangan gamitin natin ng tama. Maging matalino tayo sa paggamit ng ating karapatan. So paano nyo po ba ginagamit ng maayos ang inyong karapatan? So syempre, hindi tayo basta-basta pumipili lamang ng kung sino man ang gusto nating iboto. May mga qualification tayo. Nagkakaroon tayo ng background checking. Inaalam natin saan ba nagmula itong tumatakbong ito. Anong kanyang naabot na pag-aaral o ano yung kanya natapos? Ano yung kanya mga experiences na? Wait lang po, at sobrang ingay lang. Ako lang lalabas. So, may karapatan po tayong bumoto. So, ibig sabihin, bilang karapatan natin iyon, kinakailangan gamitin natin ng tama at maayos. Kinakailangan maging matalino tayo sa pagpili ng kung sino man ang dapat na iluklok sa posisyon, lalo na po sa pagka-presidente at vice-presidente. Kasi sila yung talagang mangunguna. Sila yung gagabay o magiging leader ng ating bansa. Sila yung magpapatakbo sa ekonomiya, sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ay kung mali po o hindi tayo naging matalino sa pagpili ng ating magiging pinuno, sa palagay po ba ninyo uunlad ang ating bansa, O9? Hindi po. Hindi po. Okay, marami sa atin nagsasabi. O siguro lahat sa inyo, magsasabi na ma'am, hindi po uunlad. Kasi po, ang mga naluluklok, kung hindi po tayo magiging matalino, ang maaaring ang mailuklok po sa posisyon ay kung sino man yung magnanakaw sa kaba ng bayan. So wala akong sasabihin pangalan, pero ganun nga po ang mangyayari. Sino magiging kawawa? Kapag ganun ang mangyari sa ating ekonomiya, tayo rin pong mga Pilipino. Next po. Ayon naman sa Philippine e-journals,
ang nasyonalismo ay isang makabayang pilosopiya. Tumutugon hindi lamang sa pagiging makabayan, kundi para sa pagkakaroon ng paninindigan, karapatan, diwa at paikisangkot para sa lipunan. So, ibig sabihin, bilang tayo ay miyembro, bilang tayo ay parte ng ating lipunan, ng ating bansa, kinakailangan po may paninindigan tayo sa kung ano man yung meron sa ating bansa. Panindigan natin na tayo ay nasa ating teritoryo. Ipaglaban natin kung ano yung dapat ay para sa ating mga Pilipino. Makisangkot tayo. Maging aktibo tayong miyembro ng ating bansa. Kung ano man ang mga programa, kung ano man ang mga aktibidad na pinapatupad sa ating bansa, kung ano man yung mga batas na pinapatupad o alituntunin, tayo ay sumunod. Kasi yun ay makakabuti rin o makatutulong din sa ating mga mamamayang Pilipino. Kung ano mga karapatan na ibinibigay sa atin ng ating bansa, gamitin natin. Gamitin natin ng maayos, gamitin natin ng tama, lalo na po yung tinatawag nating rights sa freedom of speech. Kung alam natin na mali ang nangyayari sa ating bansa, alam natin na hindi na maganda ang ginagawa ng mga politiko o kung sino man ang nanunungkulan sa ating bansa. Marapat lamang na magbigay tayo ng opinyon. Marapat lamang na ipahayag natin ang ating saloobin hinggil doon. And last na nagbigay ng pagpapakahulugan sa terminolohiyang nasyonalismo ay ang ating kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya po ay si Dr. Jose Rizal. So sa pananaw ni Rizal, ang nasyonalismo ay pagsasakripisyo para sa bayan. Handang kalimutan ng isang taong makabayan ang kanyang sarili para maisulong ang kabutihan ng kanyang mga kababayan. At higit sa lahat, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan o yung tinatawag po natin sin duda, sin pesar. So bukod po sa mga kilala nating magigiting na bayani, bukod sa mga nahahalal sa pagkaposisyon na ginagamit nila ng tama ang kanilang mga kapangyarihan, isa rin po sa may tuturing nating bayani ng ating bansa ay yung tinatawag po nating makabagong bayani. Sila po ang OFW o yung mga Overseas Filipino Workers. So nagpupunta po sila ng ibang bansa para doon magtrabaho. Hindi nila iniisip yung kapakanan lamang ng kanilang sarili. Mas iniisip nila kung ano nga ba ang makabubuti para sa kanilang pamilya, para sa kanilang kapwa, at ano yung may aambag nila para sa ating ekonomiya. Sabi nga dito, handang kalimutan ng isang taong makabayan ang kanyang sarili para lamang maisulong ang kabutihan ng kanyang kababayan. So ibig sabihin, pag malaki ang remittance na naipadadala ng OFW sa ating bansa, malaki rin po ang taxes na nakukuha ng ating bansa. So kapag malaki ang taxes, yung taxes na yon magagamit para makapagsulong ng mga programa para sa ikabubuti ng kapwa natin, Pilipino. So may ibinigay po na dalawang uri ng pagpapakahulugan ng nasyon. Ito po ay ayon kay Smith. So una, pag sinabi nating objective factors, nakatuon po ito sa wika, relihiyon, asal, teritoryo at institusyon. Kapag naman po sinabi nating subjective factors, nakasentro naman ito sa saloobin, pangunawa at maging sa sentimiento ng mga mamamayan. So nasabi ko nga po kanina, tayo ay may karapatan sa malayang pamamahayag. Kung ano sa lobby natin, kung ano yung mga maling nakikita natin, pwede natin iyong pwede tayong magbigay ng ating saloobin, pwede tayong magkomento. Kaso nga lang, sa panahon ngayon, kapag tayo ay nagkomento, tayo pa po ang wababash. Tayo pa po ang masasabihan ng hindi magaganda ng kapwa rin naman natin, Pilipino. So para bagang nakakalimutan na natin o nakakalimutan ng kapwa Pilipino natin na tayo ay may karapatan sa malayang pagpapahayag.
Mayroon din pong tatlong paradigma or paradigm upang maunawaan ang pinagmulan at batayan ng nationalismo. Next po. Kapag sinabi po nating primordialism or perennialism, ang nationalismo ay isang likas na phenomena na kinakaharap ng bawat nasyon. Pag sinabi naman nating ethno-symbolism, so madaling salita pala po, ang primordialism, kapag sinabi nating nationalism, likas na agad sa atin na may isip natin na pagmamahal ito sa bansa, pag-aalin na ating buhay, or pagrespeto sa ating bansa. Pag sinabi naman nating ethno-symbolism, nakabatay ito sa perspektibo ng ating kasaysayan. Ipinapaliwanag na ang nasyonalismo ay isang dinamiko, ebolusyonaryong penomena na kinasasangkutan ng historical na kahulugan sa pamamagitan ng subjektibong ugnayan ng nasyon sa kanyang pambansang simbolo. So, kabilang po dito yung pag-alam natin, pag-aaral natin, pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Hindi lang natin ito basta inaaral, kundi inaalam natin ano nga ba ang pinagmulan ng ating kasaysayan. Bakit nagkaroon ng kasaysayan o pagbabago sa wikang Filipino? Bakit nagkaroon ng mga pambansang bayani? Saan nagmula ang iba't ibang ethnic group sa ating bansa? So, iyon po yung ethno-symbolism. Pag sinabi naman po nating modernism, iminumungkahi na ang nasyonalismo ay dapat tingnan bilang pinakabagong penomenang panlipunan na nangangailangan ng estrukturang sosyo-ekonomiko na makabagong lipunan. So lagi nating isa sa isip, ano yung magiging bago? Ano yung maibibigay kong pagbabago sa aking bansa? Ano yung maitutulong ko para mabago ang lipunan natin? Para hindi na laging masabi na ang bansang Pilipinas ay papaulad na bansa pa lamang. So skip na po natin ang next slide. Punta na po tayo dun sa tinatawag nating teoryang dependensya. So from the word teoryang dependensya, depende. Ibig sabihin, ang kapalit ng pag-unlad ng isa ay ang paghirap naman ng isa. Ang pag-unlad ng isa ay nakadepende sa iba. Hindi natin masasabing mayroong mayaman kung wala tayong tinatawag na mahihirap. So ito pong teoryang dependensya ay nakasentro sa mayayamang estado. Nakasentro din po ito sa pamamalakad ng mundo. Ito ay ang paniniwala na ang pinagkukuha ng yaman ay dumadalo mula sa silid ng nasa mahihirap na kalagayan tungo sa sentro ng mayayamang estado kung saan ang kapalit ng pag-unlad ay ang paghirap naman ng isa. Next po, ayon kay Raul Pabish at Teotonio dos Santos, ang teoryang dependensya ay wala na masyadong tagapagtaguyod. Ito ay mula sa Amerika Latina. Ang pagsasamantala ng bansang industrialisado sa mga bansang may hirap ay sa pamamagitan ng neokolonyalismo sa ekonomiya na nakaapekto rin ng malaki sa sistemang politikal at kultural ng bansa. So ibig sabihin, kapag patuloy na dumedepende ang isang bansa sa iba pang bansa, maapektuhan ito ang sistemang politikal, mapanghihimasukan yung mga pamamalakad na mga namumunong sa ating bansa, na sa halip na sila lamang ang papakinggan ng kanilang nasasakutan, ang nangyayari po ay naipanghihimasukan ito ng iba pang mga namumuno mula sa mga dayuhang bansa. At ganun din, naaapektuhan din kung ano man ang kultura ng isang bansa. Gaman, Chinese drama at kung ano-ano pa, naaapektuhan ito ang kultura nating mga Pilipino na sa halip na
tangkilikin natin kung ano man ang kultura sa ating bansa, ang nangyayari po sa panahon ngayon at henerasyon ngayon, mas natatangkilik na natin kung ano man ang kultura, maging ang pananamit, maging ang mga pagkain at pagsasalita ng mga Banyaga ay tinatangkilik at ginagaya na rin natin. Next po, dun po tayo sa figura 5.2. Ayan. So may kita po natin dito na may dalawang bilog. Sa kaliwang bahagi, mapapansin po natin ang bansang maunlad at o mayaman sa kapital. Samantalang sa kanang bahagi naman, matatagpuan natin doon ang Pilipinas. Doon sa pinakataas yung bahagi, nandoon yung puhunan, utang, makinarya or teknolohiya. Sa inyong palagay po, sa pagitan ng bansang maunlad at sa Pilipinas, sino po yung kadalasang gumagawa ng panghihiram ng puhunan, pangungutang ng pera at pagbili ng mga makinarya at teknolohiya? Ito po bang bansang maunlad o itong bansang Pilipinas? Pilipinas. Okay, very good. Bakit po ang bansang Pilipinas ay namumuhunan? Bakit ang bansang Pilipinas ay kinakailangang mangutang ng bilyong-bilyong pera sa mga mayayamang bansa? Ha, sa inyong palagay, bakit kinakailangang mangutang pa ng bansang Pilipinas sa mayayamang bansa? Ano pong ginagawa ng ating gobyerno doon? Yes, Ms. Torano. Ma'am, sa tingin ko po ay gagamitin po nilang puhunan po para po mapalago yung ekonomiya ng Pilipinas. Okay, very good. Nangungutang ang bansang Pilipinas sa mayayamang bansa, halimbawa na lang sa Amerika or sa China, ng puhunan or bilyong-bilyong pera para lamang may magamit na puhunan para may magamit sa pagpapatayo halimbawa na iba't ibang infrastruktura, pagbili na iba't ibang teknolohiya at makinarya. So kapag bumibili po ang bansang Pilipinas ng mga makinarya o teknolohiya sa mayayamang bansa, hindi po same price ang nagiging pagbibili. Kasi alam po ng bansang Pilipinas, ng mga mayayamang bansa, ng bansang Pilipinas ay hindi ganoon kaangat. Kaya ang ginagawa nila, dinodoble o tinitriple nila ang presyo nang sa ganoon ay lalong malubog sa pagkakautang ang bansang Pilipinas. So nag-i-import ang bansang Pilipinas na mga makinarya, mga teknolohiya at puhunan sa mayayamang bansa. Sa ibabang bahagi naman, makita natin doon manggagawa or professional, hilaw na materyales, semi-manufaktura or semi-processed goods at tubo. So yun naman po, kapalit ng pag-i-import ng Pilipinas, nag-e-export din ng Pilipinas patungo sa maunlad na bansa ng mga professional or yung mga OFW. So ibig sabihin, nakikinabang bukod sa bukod sa Pilipinas ay nakikinabang sa mayayamang bansa, nakikinabang din po ang maunlad na bansa sa Pilipinas. Kasi sa halip na mapakinabangan ng bansang Pilipinas yung kakayahan at talino ng ating mga manggagawa, lalo na ng mga profesional, ang nangyayari po ay mas nakikinabang ang bansang mayayaman. Pero hindi naman po natin masisisi kung bakit ang mga OFWs or mga kababayan po natin ay nagtutungo sa mga iba yung dagat para doon magtrabaho. Kasi nga naman kung ikukumpara, mas maliit or mas mababa talaga ang pasahod dito sa ating bansa kumpara po sa mayayamang bansa. So import, export po ang nagaganap. Sa figurang ito, makikita natin na ang pag-unlad ng isang bansa ay nakadepende talaga sa isa pang bansa. So sa pagitan ng bansang China at bansang Pilipinas, masasabi po natin na higit na nakikinabang o higit po ay developed country na or maunlad na bansa na. Samantalang ang bansa natin, ang bansang Pilipinas,
ay hanggang sa ngayon, tinatawag pa rin po nating developing country or papaunlad na bansa pa lamang. Hindi pa rin natin makamit yung ranggo na po tayo po ay talagang maunlad na bansa na. Kasi nasa sa atin din naman, nasa sa Pilipinas din naman, na sa halip na yung mga raw materials, yung mga likas na yaman sa ating bansa ay mapakinabangan ng kapwa natin Pilipino, ang nangyayari, mas nakikinabang yung mayayamang bansa. Kasi nga po, tayo ay nag-e-export ng iba't ibang raw materials. Mas lalong umuulad ang mayayamang bansa dahil sa mga manggagawang nagmumula sa Pilipinas. May dalawa pong teorya na under po ng teoryang dependensya. Unang-una po ay ang teoryang Marxismo. Yung word po na Marxismo ay nagmula po sa pangalan ni Karl Marx na isang tagapagtaguyod ng teoryang ito. So sinasabi po sa aklat ni Maranan 2018 na ang Marxismo ay isang metodo ng socio-ekonomikong pagsusuri na kung saan dito ay tinitingnan ang ugnayan ng klase or class relations at tunggali ang panlipunan. So kanina nga po sa pinaka main topic natin nakalagay teorya na may kinalaman sa lipunan ng Pilipino. So dito sa teorya ng Marxismo, inaalam natin ano nga ba ang ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Masasabi po ba natin na pantay-pantay tayo mga tao, tayo mga mamamayan sa ating bansa? So marami magsasabi sa atin, ma'am, hindi po talaga tayo pantay-pantay. Ma'am, meron nga pong mayaman, meron din pong mahirap. Ma'am, yung iba nga po may kapangyarihan samantalang karamihan sa atin ay naaapi. So yun po ang ibig ipakahulugan nitong teoryang Marxismo, na merong tunggalian, merong pagitan lagi. Pagtutunggalian ng dalawang magkasalungat na pwersa. May mahirap, may mayaman. May mahina, may malakas. May naaapi at may makapangyarihan. Next slide po. Ang teoryang Marxismo po sa Pilipinas ay kadalasan po o karaniwang ginagamit sa panunuring pampanitikan o sa pag-aaral natin ng iba't ibang kwento o nobela. Kung saan sa ganitong konteksto ay inaalam ang uring panlipunan na nasa teksto, pelikula at iba pa. Ang tunggalian ng mga uring panlipunan ang nang-api at inapi. Kung may nagsamantala, may pinagsasamantalahan. Ito po ay paglalarawan sa mga karakter na nasa ating lipunan. Maging sa batas po natin, masasabi po natin na hindi talaga tayo pantay-pantay. So sino po ba ang kadalasang nakakakamit lamang ng karapatan o nakakakamit lamang ng batas sa ating bansa? Yes, Mr. De Omampo. Yung po mga may kapangyarihan. Okay, tama. Yung may mga kapangyarihan, yung kilalang kilala sa ating lipunan at higit sa lahat, yung mayayaman o may kakayahang magbigay ng pera. So makapagsuhol lamang ng halaga ng pera, wala na. Yung ultimo na babalita na isang padre de pamilya nagnakaw ng tuyo sa palengke kasi walang-wala nang makain o maipang-ulam ang pamilya o ang kanyang mag-iina. Ang ginawa yon, nabubulok sa kulungan, nagsisiksikan sa kulungan. Samantalang, yung tatlong senador, siguro naman ay kilala nyo yung tatlong senador na iyon dahil naging laman yon ang balita ng mga nagdaang taon. So sila man ay nakulong pero hindi panghabang buhay. Nakalaya din po agad sila. And isa pa kung mapapansin natin, na masasabi talaga natin hindi pantay ang pagtingin sa mayayaman versus mahirap. Nakulong ang tatlong senador, ngunit napakaganda ng silid na kanilang pinagtuluyan. May aircon, may malinis at magandang kama, may malambot na kama, may malinis na CR, kumpleto sa gamit, nakakakain ng maayos. Samantalang yung kapwa natin Pilipino na naghihirap, na masasabi naman natin na hindi lahat ng nakakulong ay tunay ngang nagkasala
or tunay ngang may maling nagawa. Ayon, nagsisiksikan sa kulungan, init na init, nagkakasakit, hindi pa makakain ng maayos, hindi makaligo at makainom ng maayos kasi kulang na kulang ang tubig sa kulungan or sa selda. So yun po ang nagaganap sa lipo ng Pilipino. Yun ang social class, yun ang uring panlipunan sa ating bansa. And ang isa pa pong under ng ating teoryang dependensya ay ang teoryang feminismo. So from the word feminine, ang teoryang feminismo po ay nakafocus sa pang-aapi o pagsasamantala sa isang particular na kasarian. Ito po ay ang kababaihan. So dati po mapapansin natin, lalo na po sa panahon po ng ating mga ninuno, panahon po ni na Dr. Jose Rizal, kung inyo pong napanood yung katatapos lamang na palabas, yung Maria Clara at Ivara, mapapansin po natin na ang mga kababaihan ay tangi lamang nandoon sa kanilang mga tahanan. Gumagawa ng mga gawaing bahay, pinagsisilbihan ng kanilang mga asawa o ang kanilang mga magulang. Ang mga kababaihan po noon ay walang sariling pagdedesisyon. Magde-decide man sila pero lagi din nilang tatanungin ang kanilang mga asawa o ang kanilang mga magulang. Wala silang karapatan sa edukasyon. Wala rin po silang karapatan sa pagboto. Samantalang ngayon po, lahat ng karapatan ng mga kalalakihan ay karapatan na rin po ng mga kababaihan. Nakakapag-aral ang mga kalalakihan, nakakapag-aral na din po ang mga kababaihan. At higit pa po doon sa kasalukuyang panahon, sabi nga, kung ano ang kakayahan ng kalalakihan ay siya rin kaya ng kababaihan. Kung ano ang trabaho na gagawa ng kalalakihan ay nagagawa na rin po ng kababaihan. So may mga professional teachers na din tayo, professional doctors, professional engineers na nabibilang sa kasarian ng babae. So yung feminismo na sinasabi po dito na under po ng theory ang dependensya ay nagkaroon ng paglaganap sa pamagitan ng maling pagtrato sa mga kababaihan, kulang na karapatan na tinatamasa ng mga kababaihan, pagkakaroon ng diskriminasyon sa mga kababaihan na kadalasan noon naririnig natin na ang kababaihan o ang mga babae ay may hina. Pero kapag narinig natin ngayon yung term na iyon o yung mga salitang iyon, sigurado na mababash tayo o sigurado na may hindi magandang komento tayong maririnig mula sa ibang tao. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating stereotypes. So mula po dun sa slide na pumapatungkol sa pantayong pananaw hanggang dun po sa buklod, bukod at bakod, pag-aralan po, basahin pong mabuti, unawain kung ano ba ang inilalahad ng mga salitang iyan o terminolohiyang iyan. Sapagkat sa susunod po nating klase ay kayo po ay tatanungin ko kung ano nga ba ang inyong natutunan tungkol po diyan. So by the way, Monday po ay hindi ko po kayo mamimit ha. Ang gagawin po muna ninyo, itutuloy nyo po ang inyong ginagawang research paper. Ako lang po ay may mahalagang aayusin para po sa aking kasal sa Martes. So hindi ko po muna kayo mamimit by Monday. So kayo po ba ay may katanungan, clarification about po sa ating naging discussion ngayong araw, 2209? Thank you, Miss Alia. Thank you po. Thank you po. May katanungan po, 2209? Yes, Miss Per Pahampang? Kung gusto nyo eh, pumunta. Alam nyo ang bahay namin. Sa Bago po. Sa Bago. Hindi, ako taga Bago ha. Kaliyat po. Hindi rin. Sa Bago po. Hindi rin. Basta dyan lang, banda-banda sa ibaan.
So kung kayo po ay tapos na sa inyong kabanata 1, 2, or 3, pwede nyo po ipasa sa akin sa Gmail or suggested account o inyo pong mga soft copy. Yung nakadocument po para aking diretsong ma-edit na or malagyan po ng komento. Kung hindi naman po tapos pa sa chapter 1 or chapter 2 or 3, pwede nyo pong ipagpatuloy sa natitira po nating 35 minutes. Kung wala pong clarification or any question ng 2209, pwede na po kayo mag-left sa ating meeting. Goodbye 2209. Gamitin po